Hello guys, welcome back. Mapapansin nyo, umaga ako bumiyahe ngayon, no? Kasi nung nakaraang gabi may nangyari, kwento ko sa inyo. May passenger ako na lasing. Babaeng lasing, no? So, sa parting Caloocan, nakuha ko yung booking niya 1 AM ng madaling araw. Tapos pagdating ko sa ano sa pickup location, so nakita ko lasing si ate, hindi na niya maidilat masyado yung mata niya. Tinanong ko siya kung kaya niya ba. Eh, wala na sa plano ko isa kay siya, pero may mga kasama siya dun eh. Tatlo sila, no, isang lalaki, isang babae. Tapos sabi sa akin ng kasama niya ay i-text ko raw sila kung makakarating ng ligtas. Yung pasahero, kung makakarating ng ligtas, i-text ko raw. Sabi ko, ba't kailangan ko kayong i-text kung makakarating ng ligtas? Eh, alam nyo namang delikado na yung kalagayan ng kasama niya. Hindi na dapat ibinubok na ang cash. So, nasinabi ko sa pasahero na hindi ko siya isasakay dahil delikado, baka malaglag siya o makatulog. Nagalit. I-re-report niya raw ako. Sabi ko sa kanya, ikaw na nga itong lasing, ikaw pa may ganang mag-report. Mahiya naman ho kayo. Diba? Mahiya naman ho kayo sa sarili nyo at anong tawag dito? Disiplina ba? Disiplina. Kung plano nyo mag-inom at maglasing ng husto, huwag nyo iasa sa mga rider yung pag-uwi nyo. No? Kasi yung mga rider na bumabiyahe, lalo sa madaling araw, ay may mga pamilya, no? Na maaaring madamay kung sakaling magkakaroon ng problema. Siyempre, pag na-aksidente kayo, wala nga namang takbuhan kayo ng rider, lalong-lalo na nakabook. So, yun lang, no? Sa mga pasaherong feeling entitled, no? Iinom na, akala mo may sariling driver. Pwede magbago-bago na kayo dahil nakakaya ang ginagawa nyo at bahala. Okay lang sana kung ano, no? Mga abangers natin sa Malate. Baka doon mga short ride lang pwede. Pwedeng ibiyahe, baka short ride.